Tayo isang stand pan. So, ang ko kung yung po ba tama ang pangalan nito, stand pan kasi stand oh, mataas. So stand pan po siya. Hindi naman pwede box pan. Ayan, so yan, hindi ko po alam kung anong tawag dito, basta pagkano stand pan. Ayan mga bro. So ito po ay nagawa ko na po siya. So 1 year ago na po nakalipas. So ako na po ang gumawa nito. So digital po dati yan, kinonvert ko na po sa manual. So 1 year ago na po. Ayan. So ngayon nandito ulit sa akin after isang taon. Pero hindi po to ang problema. So ang problema po niya mga bro ay mahina yung hangin na nalabas. So mahina. Ibig sabihin, hindi dito may problema, may problema yung ating motor or alin man doon ang may sira. So babaklasin po natin, titingnan natin. At ito, hindi ko nakuha ng video kasi hindi pa ako dati nag-vlog. So, nasa 3 months pa lang po ako ngayon nag-vlog. Ayan. So, ngayon, pakita ko na rin po lalo sa mga bago na kagaya ko po. Pakita ko po sa inyo yung pag-connect po ko nito. Ayan. So, naging digital na po siya. Ito po yung ating power on. Ayan. So, pag hindi po yan naka-on, so hindi po yan tatakbo kahit anong pindot nyo po dito. Ayan, so para po yan tumakbo, power on, ito yung number 1, pagpipindot po kayo number 2, so papatayin nyo po si number 1, pindot sa number 2, tapos pagpipindot kayo sa number 3, off number 2, on number 3, at yung dulo po na yan ay ito yung swing, yan, swing po yan, para ito ay umikot naman yan, so yan, so mamaya ko na po ipapakita sa inyo, baklasin lang muna natin mga bro, ayan. So, yan ang gagawin natin ngayong araw na ito mga bro. So, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Lukban Electronics TV. So, kung bago ka lang po sa aking YouTube, huwag po kalimutan mag-subscribe, comments, and like. So, pag may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo at para masagot po natin yung mga katanungan nyo po mga bro. Ayan, thank you. So, baklasin po natin mga bro. So, salamat. Bago po pala makalimutan, so salamat po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon araw na pinagkaloob sa atin na kaalaman. Ayan, thank you po sa Panginoon. Nasa Kanya po lahat ng kapurihan magpakailanman mga bro. So, salamat sa Diyos. So, baklasin po natin mga bro. Ayan mga bro, so nabuksan ko na po siya. Ito po siya. So, ngayon, try natin paikutin. So, ayan, nakasaksak na po siya mga bro. So, ngayon, nakaon na po yung switch po niya. So, ito po yung number 1. Try natin number 1. So, ayan. Mabagal po siya mga bro. Ayan. Ayan. Mabagal po siya. Umikot. 2. 3. Ayan. So, mabagal po umikot mga bro. Ayan mga bro. So, ngayon. Ang sunod natin babakla din. So, ayan. Nabuksan ko na po siya. So, ito. At ito yung susunod natin. So medyo mahirap nga lang po magbaklas nito mga bro. Kasi ang gamit po niya ay ayan po siya, star. So star po na tornilyo ang ginamit po niya mga bro. Ayan. So baklasin ko lang muna po to. Kaya mga bro, nabaklas ko na po siya. So yun. So ayan. Papakita ko lang po magbaklas kasi lalo sa mga bago. So itong ganitong pan po kasi na to ay medyo mahirap magbaklas, kailangan tanggalin pa lahat. Ayan. So ayan, para mabaklas kasi to, bumuka, lahat din sila lalim babaklasin. Babaklasin lahat po to. Ayan, mga tornilyo niya. So puro star po ang mga mga tornilyo niya po, kaya kailangan nyo to gumamit ng ganito. Kaya sa mga baguhan, dapat meron kayong mga star na ganito, parang style alin po siya. So yan, so susunod po natin. So itong 6 na tornilyo para mabuksan to at para bumukas po, mabaklas po din po itong mga bro. Kasi ito, natanggal ko na po mga tornilyo dyan. 4 po yan, kasama dyan.
So, natanggal ko na po. Yan. Kaya nga dyan. Kaya nga lang, hindi pa mabuksan kasi dahil dito. Dapat mabaklas. Dito, dahil dito, dapat mabaklas po lahat yan mga bro. So, kalasin lang muna natin to. Tanggalin ko lang po yung tornilyo na ani mga bro. Yan. Yan mga bro. So, natanggal ko na po siya. Yan. So, ito na lang ay tatanggalin natin. Ayan. Nabaklas na po siya. So, kung hindi natin ito tinanggal, ayan. So, mahirapan po tayo magbaklas. So, yan. Marami na ako pinagputol-putol po dyan. Ayan. Kasi ang kinuha ko lang po dito, mga bro, yung linya ng 1, 2, 3 po niya. Ayan. So, kinonvert ko na po siya. Kasi ginawa ko na siyang manual. Ayan. So, mamakita ko po sa inyo mamaya to. Ayan. So, magta-try po tayo magpapalit kung bakit mahina ang ikot ng pinaka, yung pinaka-LC po niya, yung pinaka-bleed. Try po natin magpalit muna ng kapasitor mga bro. Kasi baka mahina na itong kapasitor na to. Papalitan natin. Yan po yung kapasitor po niya mga bro. Ayan. So, bago po kayo pumunta sa motor, try nyo lang muna po to palitan ng kapasitor. Kasi mamaya, pumunta kayo sa motor agad. Nandito nyo chine-check. Ngayon, pinakalaman nyo yung motor. At yung motor ay okay pala at nasira. So, mas lalo kayo mahirapan. So, ginagawa nyo yung motor. Tapos, pagkabit, ganun pa rin. Mahina pa rin. So, mas maganda bago kayo pumunta sa motor. Dito muna kayo sa kapasitor. Lalo na sa mga nagsisimula. Kapasitor muna ang puntahan nyo. Kasi, kasi malimit po. Mahina ang ikot. Dahil sira ang kapasitor. So, hanap muna tayo pumayat ng kapasitor mga bro. Ayan mga bro. So, napalitan ko na po siya ng kapasitor. Ayan. 2 microfarad na po ang pinayat natin. So, ayan. Lumakas na po yung ikot ng pan po niya. Ayan. So, malakas na po yung hangin. Ayan mga bro. So, okay na po siya. So, ang naging problema lang po niya ay yung kapasitor lang po. So, yung tulad niya po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, bago po kayo dito pumunta sa ating motor, so ito muna ang papalitan nyo ng kapasitor kasi malimit po ito ang sira. So ayan, pag ganun pa rin po na pinalitan nyo ng kapasitor na mahina pa rin ang ikot, ang may problema na po itong motor po niya. So ayan, okay naman po siya na malakas na yung hangin. So ngayon, papakita ko po sa inyo mamaya pa dito yung pag-convert ko po dito. So i-highlights ko lang po sa inyo ng kunti para yung sa mga baguhan makita po nila na yung ganito pwede pala i-convert sa true mula sa pagiging ano po niya digital. So nag-convert po natin through manual po mga bro. Ayan, so pakita po sa inyo sa mga baguhan lalo na to, sana makatulong po itong video na to sa inyo. So ayan, baklasin po natin muna yan mga bro. So okay na po yung pan natin, so malakas na yung hangin, so wala na tayo dito problema. So ito na lang po ipapakita ko po sa inyo mamaya. So ayan mga bro, so nabuksan na po natin. So ayan, na po siya. So ang ginawa ko lang dito mga bro, may butas na po siya dati. So dinagdagan ko lang po ang butas nyan para kumasya tong mga switch na pinalagay natin. So ayan, so makikita nyo po, isang linya lang po sila. Ayan, isang linya. Ito. So ito po yung ating, ito po isang wire. Ito po yung papuntang pan po doon. So pinutol ko na po dito, so kinunikun ko na po siya dyan. At saka ito, linya po to ng 1, 2, 3. So tig-isa-isa lang yung kinuha ko. At yung isang linya na ito po ay galing po doon sa ating saksakan sa cord or dito mga bro. Ayan, dito po yung galing yung isa na to. So kinunik ko po siya dyan. Ayan, pag inun nyo po to mga bro, pag inun nyo po to, so magkakamiron po to kuryente na kabila hanggang dito. So ngayon, pag inon nyo po itong number 1, ayan, pag inon nyo po yan, so magkakano po yan, magkakakunik, so magkakamiron na kuryente papuntang motor. So papunta na po dito. So ganyan lang po yung ginawa ko po mga bro. Ayan, lang sa mga baguhan. So ito po yung ating pan, o yung ating string, number 3, number 2, number 1, tsaka yung switch, power switch po nya. Ayan, pag inop mo yan, sumamatay po lahat. Ayan. So, yan ganun lang kasimple po mga bro yung ating ginawang convert dati. So, matagal na po itong kinonvert ko po. Tingnan nyo po. Puro ano na po, agaw.
So, puro lawa-lawa na po siya, likabok. So, matagal na po ito, 1 year na nakalipas. So, naging problema lang, ang problema dati niya, yung board po niya, yung system niya yung sira. Ang ginawa ko lang, kasi wala makuhang pyesa, kinausap ko may-ari kung gusto i-convert yan, pumayag naman. So, kinonvert natin. So, nag-successful naman yung ginawa natin conversion. So, ngayon naman, ang nagka-problema sa kanya, humina yung ikot yung pan niya. So, ang naging sira naman niya ngayon ay kapasitor lang. So, yun, sundan nyo lang po mga bro. So, itong brown. So, linya po ito papunta sa dito sa ating saksakan. At saka ito, sa ating number 1, number 2, number 3. Number 1, number 2, number 3 mga bro. At saka ito, ay linya ng ating swing. So, papunta po yan dito. Yan. Synchronous motor dyan. Synchronized motor dyan po siya papunta. Ayan. So, yung isang linya naman po dito mga bro. So, direkta na po yan dito sa motor, yung common natin. Ayan. So, yung isang linya naman po nito, nakakonnect na rin po siya dito. Ayan. Ayan mga bro. Nakakonnect na po, nakakonnect na rin po siya dyan. So, yun po yung ating ginawang conversion dati. So, nagka-problema lang po sa kanya ngayon, kapasitor lang. So, ito naman po yung pinapakita ko sa inyo. So, 1 year ago pa to. So, pinakita ko lang po sa inyo. Para sa mga bago na pwede pala i-convert sa manual yung digital. So mamaya ikakabit na lang po natin, so para mapakita niyo po, mapakita ko po sa inyo yung ating ginawang stand pan. So yun ang pagkalam po, stand pan, kasi mataas po siya. So kayo na po bahala mamusga. So comment na lang po kayo kung kayo nakakalam kung anong pangalan itong na pan na to, pero pagkalam ko ay stand pan. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe, comment, and share. So, may mga katanungan kayo, comment lang kayo mga bro at ating sasagutin. So, ngayon, i-simbolin na lang po natin, bubuhin natin. At ipapakita ko sa inyo mamaya pag tumatakbo na mga bro. So, yan. Thank you. Okay na po yung ating ginagawang pan. Eh mga bro, okay na po yung ating ginagawang electric pa. Yung pan natin, ayan o, oh, malakas na yung ikot. Yan yung on-off po niya. Yan, stop. So, on. At ito yung sa swing po niya. Yan, swing po niya yan. 1, 2, 3. Yan. So, okay na po siya mga bro. Yan, ayos na po. Sana ay nasundan niyo po yung ating video kanina. So, lang sa mga bago. Ayan, sana nakatulong po to sa inyo na video natin mga bro. Ayan. So, okay na po siya. Ayan. So, digital convert to manual mga bro. So, dyan tayo expert sa pag-convert. Ayan. So, salamat sa Diyos. Thank you. So, okay na po siya mga bro. Okay na.